Hello guys, what's up, what's up? Welcome back sa aking YouTube channel guys. So nandito tayo ulit ngayon para sa panibagong bike check video guys. So nandito ako ngayon ulit sa Taurus Bike Shop. Dito yan sa Marilao, Bulacan. Ayan. So magba-bike check tayo ng isa na naman. Ayan, na Colt Mountain Bike. So ang Colt Adventure 27.5. So ang gaganda nito guys. Yan, no? So gagawa ako ng, aabangan nyo guys yung aking comparison ng Colt Adventure, Colt Odyssey, saka Colt Everest. So gagawa ko ng video guys ng side by side comparison para makita natin kung ano ba yung mga pinagkaiba nitong tatlo na to. Pero sa ngayon guys, iba bike check ko muna tong Colt Adventure 27.5. Ang ganito guys. So wala na tayong intro. Bike checkin na natin to. So yan guys ang ating iba bike check, ang Colt Adventure. Pero guys, abangan nyo ang aking side by side comparison, yan tatlo na yan. Ayan. So bike checkin muna natin tong Adventure na to. So kung makikita mo guys, two-tone. So pag ganun ang ating hati ng ating kulay dito, mayro red, neon red, ayan, matingkad na red, tapos dito black. At ano to guys, nakalimutan ko na matte, ayan. So hindi yan size, hindi yan English matte yan. Tapos yung tatak niyan guys, hindi siya masyadong ano, kapang-kapa. Hindi ko siya makapa, medyo makinis siya. O, flat na flat siya. Ayan, no? At ang shape ng down tube natin ay pa-square. Ayan, so flat. Ayan, sa mga mahilig sa flat dyan. At smooth welding tayo guys. So kita niyo naman, no? Ang kinis, oh. Ang sarap himasin, no? At dito, kagaya ng Colt na na-bike check natin dati guys, meron siya rito ang parang ano, lubog ng konti dito. Ayan, ang lapad ng ating down tube. Tapos, pinagdugtong yung down tube sa top tube. Kaya nagkaroon ito. Ayan, so ito yung dugtungan niya, no? Ayan, pampatibay yan. At syempre, sinukat ko ang head tube niya, guys. 13 cm ang haba. Tapered yan, guys. May logo yan, syempre. Naalala ko talaga ang Flame of Preca, kaya no? May logo yan dito sa ating head tube. Ang top tube natin guys, meron ditong Adventure 27.5. At ito talaga guys, may wrapper dito na design. Ayan, no? Sa mga may hiling mag-wrap dyan. At ano to guys, medyo malapad ng konti dito compared dito sa ating pagdating dito sa ating seat stay. Ayan, o yung seat tube. Tapos, smooth welding pa rin ito. Itong dito sa seat tube, top tube, saka seat stay. Ayan, ang kinis, oh. Pero dun sa baba, guys, marami siyang uod ng pagkaka-welding. Ayan, karamihan naman sa ating bike, eh, di ba? At ito yung lalagyan ng malamig na beer, oh. Sarap niya, no? At ang ating size ng ating frame ay medium. Ayan, oh, letter M. Size 17 ang ating frame. At ang ating seat stay, ayan, bilog na bilog siya. Ayan, oh, round na round, tubong-tubo. At ito yung lalagyan na ng bike rack kung gusto mong maglagay. Pero karamihan na nakikita kong bike rack yung declamp na. Pero may nabibiling bike rack guys na naka-fix na dito tornilyo. At ito yung bridge, lagyan na ng tapalodo yan. At dito tayo ngayon sa chainstay. Ito medyo flat. Ayan. Tapos meron ditong Creative Adventure 27.5. Kagaya dun sa ating na bike check guys na Colt, yung ibang Colt, meron siyang built-in na ano to, plastic, parang ano to, film para sa ating chain slap.
Ayan, hindi agad-agad siya magagasgasan yung ating pintura dito. So may built-in siya. Hindi na kayo mamumblema. At syempre, merong kasamang bridge dito. At kung gusto mo maglagay ng FD, meron doon. Ayan, meron siyang ready ron. Kasi naka 1x lang tayo. Dito dumaan yung kable ng RD. Dito yan lumabas. Ayan. So kung may lumabas, syempre may pinasok. So ito yung, dito mo pinasok yung RD. Ito yung pre, no? At sa kabila, bakante. Ayan, bakante yan. Pasok ka lang ng pasok dyan. Lalagyanan nyo ng FD. Yan, dito dadaan yung FD mo. No, di ba? At ang ating dropout, guys, ay napapalitan. Ito yan, napapalitan yan. Binabike check na natin yan kasi may mga bike na ako nakita na hindi napapalitan ang dropout. Ito yung tornilyohan ng, ano guys, yung... Nakalimutan ko na, nasabi ko na kanina, guys, eh. Yung bike rack sa likod. Ayan, tinuturnilyo dito. Ayan. At dito tayo ngayon sa suspension fork. Ang sinukat ko ang stanchion yan, guys. 95mm mula dito hanggang dun. Kanto-kanto yan. At ating ang ating crown ay alloy, guys. Alloy, lodi, oh. Alloy. Ayan. Ang ating arc, bakal. Ating lower, bakal. Ayan. May sticker ng gold. Ganda ng sticker, guys, oh. Parang ruler. Meron siyang dito. Parang ruler yan. At syempre, quick release ang ating suspension fork. Tapos, meron siyang, guys, na manual lockout. Close open yan. Kulay blue. At sa kabila ay preload na. Ayan, o. O, diba? At dito tayo ngayon sa ating hubs. Ang hubs natin ay Novatec. Alloy Lodi. Sealed bearing Lodi. At quick release. Ayan, masyado mahaba yung sealed, ano eh. D47. 1SBT. Yun, haba. Basta Novatec yan, guys, na alloy. 32 holes. Tapos, baka lang ating spokes. Double wall alloy na rim na may sticker na Colt dito. Again, guys, ang ganda ng double wall rim nyo. Semicircle siya. Wala siya nung, ano rito, corner. Yan. At ang gulong natin, guys, kitang-kita naman natin, guys, Kenda ang tatak. Hanapin natin ang sukat. 27 by 2.20, so ang lapad nito at ang tataba or ang lalaki ng specs niya, guys. So ready na to sa trail. Pwede mo na tong dalhin sa Komodo at magtalon-talon ka doon, o kaya kung saan man lupalok ng lupa ka pumunta, o di ba? Ayun ang lapad nito, oh. At sa kabila syempre ganun din, guys. Novatec. Ayan, Novatec na alloy hubs. Quick release din siya. At 32 holes din ang ating hubs dito sa likod. Tapos baka lang ating spokes. Double wall alloy na rims na may sticker na Colt. At Kenda na gulong na 27.5 by 2.20. Ang lapad na talaga, guys. Yung akin 2.125 lang. Nalalaparan na ako, eh. Paano pa kaya itong 2.20, oh, diba? At pakinggan natin ang tunog ng hubs. Smooth na smooth, guys. Ayan, tahimik to. Ayan, tahimik yan. At bilangin natin ang speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed. Na ang tatak ay sugek. Ayan, sugek ang ating cogs. 9 speed, 11 to 32. Kung hindi ako lang ka. Ayun, 11 to 32 nga, guys. Ang galing ko manghula. Pwede na tayo manghula. Parang na tayong si Rudy Baldwin, no? At oh, guys, ang ating RD, oh, Shimano Altus. Ang ganda. Ayan, no? At tapos, ano to? Plastic. Ang ating tension pulley. At ang guide pulley natin ay plastic din. Standard size. At ang kadena natin ay Tech PWR na may gold. Wow! Yayamanin yung kadena natin, guys. Silver na, may gold pa. O, diba? At ang ating crankset ay 1x. Ayan. Alloy ang ating crank arm, 170mm, square tapered. Ang chainring natin ay bakal yan, alloy, oh. Bakal. Oh, bakal yan, narrow, wide. Ayan, at syempre ang BB natin, buti pa yung bike may BB. Yan, yung BB natin, guys, as sealed bearing yan. Kung hindi ako nagkakamali. At ito, ang ating seat clamp ay alloy din, lodi. Tapos, kung hindi ako nagkakamali, guys, 27.2 to. Itong seat post na 350mm ang haba at naka straight seat post tayo. Ayan, ganda.
Ewan ko ba ba't lab na lab ako sa street seat post. At syempre ang pedal natin ay Tick Plus na ball bearing type. Ito oh. Ayan, plastic yan guys. Tingnan mo. Oh, plastic. At ang upuan natin, uy, medyo maiksi ng konti lang. Konti lang naman. Tapos, may mababaw na hiwa dito. Yan, dadaan ang iyong ihi mo dyan. At dito, wala kang hiwa para singawan ng utot mo. Tataas mo na lang yung puwit mo pag mautot ka na. At makitid, ampis ngayon ang ating upuan. Yan, baka kainin ang puwit mo to pag malaki yung puwit mo. O, di ba? At malambot ang foam. Lambot guys, oh. Di ba? At dito tayo ngayon sa cockpit. 690 mm ang haba ng handlebar natin. Naka-low rise. At tingnan natin kung meron siyang back sweep. So, meron siyang konti, guys. Siguro nasa 5, 6, or 7 degree to. At yan ay bakal. Oh, bakal ang ating handlebar. At ang ating stem. Uy, alloy lodi. 80 mm na may tatak na Colt. At Colt din yung ating handlebar. Tapos yung ating headset, guys, Colt din. Tinakita kong head cap po, alloy. Ang spacer natin, dalawang 10 mm. Alloy din yan. At ang ating dust cap ay plastic or Tick Plus na medyo semi-flat. Ayan. At ang shifter natin, syempre, ay gawa ng Shimano Altus. Meron niyang indicator na 9-speed. At sa kabila, wala kang makikita. Huwag maghanap ng wala. Baka iwan ka niyan. O, di ba? At ang ating hydraulic brakes, ang lever natin ay two-finger. Two-finger, oh. Ayan. Mas masarap pag two-finger. Yung akin, three-finger, eh. Pero inusad ko. Pag inusad mo to, guys, pwede mong gawing one-finger yan. So, mas safe. Mas marami yung daliri sa handlebar, mas safe. So, gawa yan ng Tektro. So, naglalabasan na naman si Tektro. Ayan, oh. Tektro yan. So kung ayan, kung wala akong Shimano, guys, ito ang pangalawang hahanapin ko. Yung Tektro na 'yan, 'no, di ba? At punta tayo dito sa kanyang lang ano tawag dito? Nakalimutan ko na, guys. Ito, guys, ang kanyang caliper, IS mount, gawa 'yan ng Tektro. Ayun, ulit-ulitin ko, guys. Kamukha siya ng MT-200 talaga. Napakasimple ng design niya. At syempre, Tektro din. Ang kanyang rotor na 160 mm. Ayun. At sa kabila, guys, ganun pa rin IS mount na Tektro. At 160 mm na Tektro na rotor din. So, parehas yan. Terno yan. Rotor saka caliper. Kita nyo naman, oh. Parang ano lang, ano. May relasyon silang dalawa. At ito yung kabila ng crankset. Yung crank arm niya. Colt. 170 mm. Square tapered. At may BB yan. Talaga niyon. Buti pa ang bike may BB. Ayan, palagay ko, guys, wala na akong nakalimutan dito sa ating pagbabike check ng Colt Adventure 27.5. Sulyapan uli natin to. So ayan, guys, ang ating bike check video ng budget na budget. Magaang sa bulsa pero hindi tinipid sa pyesa ang Colt Adventure 27.5. Nagkakalaga to, guys, ng 11,800 pesos. Dito lang yan sa Taurus Bike Shop. Ayan. So, huwag kalimutan. Ilalagay ko sa description, guys, yung kanilang Facebook link, contact number, at Google Maps sa mga gusto mag-avail nito. So, guys, ayan. Gumaganda na ang mga bike na binabike check natin. Ayan. Huwag kalimutan pindutin ang like. Huwag comment na rin kung ano masasabi mo, guys, sa ating binike check na Colt Adventure na naka-Tektro hydraulic brakes at Alivio. Oh, Altus pala, guys. Altus na RD. At naka 1x na to, guys. Square tapered, oh, di ba? Alloy, oh. Oh, sang kapa. At huwag kalimutan pindutin, guys, ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check videos. Hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.